Mang Tourney, napatay ko po yung ipis ng hindi sadya. Pwede ba akong makasuhan? Yes. According to my law of vocabulary verse 911, maaari kang makasuhan ng frustrator of insect damages at magmulta ng nasa halagang 5 bilyon na pisong danyos. At may posibilidad din na ikay makulong ng 100 hanggang 200 taong pagkakabilanggo. Dahil ayon sa ibabaw ng Refrigerator Act Tricycle 6969, Law of Insect Code, ang pagpatay o hindi sadyang pagpatay ng anumang nilalang na nabubuhay ay isang mabigat na krimen o kasalanan ayon sa batas at kailangan panagutin ang may sala nito. Kaya, bago munang maksyon, lagi munang pag-isipan. Ito po si Mang Tourney, handang magbigay ng free illegal advice para sa inyong katanungan. Mang Tourney, pwede ko bang kasuhan ang kaibigan kong nanghiram ng motor ko tapos pagbalik wala ng gas? In a Bob of Refrigerator Act 5-10-15, yes, you can file case of soft drinks to him under the circumstances of the velocity of the earth. And according to my law of vocabulary verse 456 Bicycle 2025-30 Reverse Penal Code, isang krimen ang paggamit ng isang bagay o gamit kung hindi mo ito nasauli ng maayos sa may-ari nito. Maaari mo rin siyang kasuhan ng illegal possession of borrowed things dahil niniram niya nang wala sa ayos ang gamit mo. Maaari din siyang makulong ng panghabang buhay o lifetime ng pagkakabilanggo ayon sa Reclusion Perpetua Civil Code G Minor 8463 o magmulta ng kumulang hindi kumabilang-bilang na milyong pisong danyos. Kaya bago muna ang maksyon, lagi muna pag-isipan. Ito po si Mang Tourney, handang magbigay ng pre-legal advice para sa inyong katanungan. Mang Tourney, paano po pag may putok yung kaklasiko at nakakasulasok na yung amoy, pwede ko po ba itong kasuhan? Yes, according to my law of physics vocabulary verse 96 at ayon sa ilalim ng Cabinet Act, Recycle 69 of Harmful Smelly Armpit Code, kapag umalingaso ng kilikili ng sinuman, ay pwede mong sampan ito ng kaso na violence against innocent noses. Dahil maaari itong makasakit ng ilong at mahihirapang huminga ang akusado dahil dito. Maaari din itong magmulta ng nasa halagang 6,000 piso. At may tsansa din itong makulong ng nasa 6,000 na taon, 6 na araw, 9 na oras, at walang segundong pagkakabilanggo. Kaya, bago munang maksyon, lagi munang pag-isipan. Ito po si Mang Tourney, handang magbigay ng pre-legal advice para sa inyong katanungan. Mang Tourney, kung ang girlfriend ko po o asawa ay may toyo, pwede ko po ba itong kasuhan? Oo. Ayon sa aking sariling batas, bukubularyo, versikulo, kapitolyo, talata, pahina, 321, at sa ilalim ng Refrigerator Act 432, Tricycle 540, Compretos Recados Penalty Code, maaari mo siyang kasuhan ng legal possession of deadly soy sauce. At kung hindi kayo napagsundo o napag-ayos sa inyong barangay, ay maaari mo siyang ipakulong ng nasa 6 na taon, 5 araw, 4 na oras, at walang segundong pagkakabilanggo sa loob ng bilangguan. O magmulta ng nasa 7,600 piso at 5 sentimong danyos. Mahigpit na pinapatupad ng aking batas ang pagkakaroon ng toyo o topak ng inyong kinakasama. Dahil maaari itong magbunga o magresulta ng hindi magandang relasyon sa iyong asawa at pamilya. Kaya, bago muna maksyon, lagi muna ang pag-isipan. Ito po, si Mang Tourney, handang magbigay ng pre-legal advice para sa inyong katanungan. Mang Tourney, yung asawa ko mahilig magtalpa. Ubus na po ang pera namin. Pwede ko po ba siyang kasuhan? Oo, kaibigan. Ayon sa aking sariling batas pasugalan, bukubularyo, versikulo, kapitulo, talata, pahina, 195, at sa ilalim ng Refrigerator Act 449, Tricycle 199, meron at wala penalty code. Mahigpit na ipinagbabawal ng aking batas ang anumang klase ng pasugalan. Dahil ito ay isang ilegal at maaari kang mapariwara at mabaon sa utang o kahit mapektuhan ang kinabukasan ng inyong pamilya. Kung sino man ang mahuling nagsasabong o nagsusugal, ay maaari itong mabilanggo ng nasa 15 o 19 na taon sa labas ng kulungan. O magmulta ng nasa migit kumulang 1,2,000,000, 4,5,6,000, 7,800, 10 piso, at wala ng sentimong danyos. Kaya, bago muna umaksyon, lagi mo nang pag-isipan. Ito po si Mang Tourney, handang magbigay ng free legal advice para sa inyong katanungan.